Hello, hello, hello. May kalabi shoutout dyan sa ating mga biktima ng online lending harassment. Okay, kumusta naman kayo ngayon na Christmas? So, patuloy pa ba ang pangaharas sa inyo? Okay, a Merry Merry Christmas nga pala at Happy New Year sa lahat ng mga biktima, ng mga kabiktima ng mga online lending harassment. Okay, so gusto ko lang gumawa nito ng video ulit na magpapaalala sa atin dahil napansin ko lamang na naglipanan na naman sila. Kung mapapansin nyo, kung nanonood kayo ng YouTube, sila ay pumapasok sa mga advertisement. Talagang, syempre, ang mga yan nagbabayad naman. Kaya wala naman tayong magagawa dyan kasi bayad naman sila, nagbabayad sila. Wala namang pinipili ang binabayaran nila. Kapag binagbayad sila ng maayos, siyempre ilalabas yung kanilang advertisement. Mapapansin ko lamang na talagang naglipa na sila ngayon at wala silang pinipili ng mga videos. Talagang sumasaksak. Talagang napapansin ko lang yan. Kaya kailangan ipaalala ulit natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, mga kakilala na huwag kayong susubok yan. Huwag na huwag niyong bubuksan yan. Minsan nga ako, pag nakita ko sila, nire-report ko pa. Kasi ayaw na ayaw kong makita yung mga advertisement na yan dahil naghihikayat sila ng mga tao, mangutang. Ngayon, syempre, wala naman tayong magagawa dyan kasi registered sila, nagbayad sila, sumunod sila sa batas natin. Kaya wala naman tayong magagawa dyan. Ang hindi lang natin alam na kahit nagbayad sila, kahit na registered sila, kahit na sumusunod sila sa ating batas, ang hindi alam ng ating batas ay meron silang sa likod ng kanilang ginagawa, pangharas. Kaya kailangan lang natin ipaalala ulit sa ating mga kababayan kasi minsan baka nakakalimutan natin at binubuksan natin yan dahil nandyan sa advertisement at talagang nanghihikayat talaga. So ipaalala natin sa mga kaibigan, mga kasama at mga kapamilya na huwag na susubok niyan. Kahit na wala tayong pera, kahit wala tayong handa, tingnan mo si Kuya, nagbibenta siya ng payong para lang meron siyang ipanghanda sa Christmas at saka sa New Year. Pero talagang kailangan nating iwasan yan dahil ang ating batas naman, ang ating gobyerno, ay walang nagagawa dyan. Matagal yan. Matagal ang process niyan kahit na may mga nagreklamo sa kanila ay talaga nakabinbin sa mga pinag-submitan ng reklamo. Dahil siyempre, matagal ang investigation niya ng ganyan. Kaya sila naman naglipa na, lalo na ngayong Pasko. Huwag na huwag kayong susubok. Huwag natin susubukan yan. At tayo na lang mismo, tayong mga tao, ang gumawa ng paraan para maiwasan ang mga yan dahil kung hindi tayo ang gagawa ng paraan ay patuloy itong mga loan shark mangbibiktima ng mga tao sa buong Pilipinas. Kaya iiwasan natin at maipaalala sa ating lahat at na huwag silang tatangkilikin. Maraming salamat. Yan lamang.